Ayusin mo ano mo, buhok mo sa liig ah. Si Bradley, Bradley! Mayroong busy doon. Anong ginagawa mo dyan? Oh, hello. Hello everyone. Nagdudurog ako ng mga oyster. Meron akong mga nakaimbak na oyster shell. Kapag feeling ko, konti na yung mga shells dyan. Nagdudurog na ako ng mangilan-ngilan. Ito minsan nilalagay namin sa pagkain. Pero since na-discover ko na ganyan na lang gagawin ko. Para hindi na hinahalo sa pagkain. Yan, maraming mga oyster shell diyan, grits. At the same time mga eggshell meron din diyan. Yung lugar na yan dating compost diyan. So medyo masustansya ang ano diyan, ang lupa diyan. No. Yun yung ginagawa ko. Ping ping ping. Diba? Tapos ito. Ito yung tinatawag kong oyster. Calcium station para sa mga alagang mga manok. Kasi napansin ko maraming mga eggshell dyan sa dating compost. Kapag nagko-compost kami, pati yung mga eggshell nilalagay namin. Kaya ngayon, dami mga grits dito. Puti. Yung mga puti na yan. Eggshells, oyster shells yan. Nagtanim na rin ako ng kamote. Para meron silang matuka-tuka. Ngayon, naglalagay ako dito ng imahin. Ayan, may kamote. Tapos na dito. May kamote, no? May mga oyster shells. Ayan. Maglalagay yung inahin ngayon. Sinasalit-salitan ko lang dyan everyday, isa. Para pag maganda yung araw at tuyo yung lupa, nakakapag-dust bath sila dyan eh. Kasi malambot yung lupa dyan eh. Pero sa ngayon, hindi dust bath ang mangyayari. Magiging putik bat. Medyo basa. Pero ano naman yung lupa? Buhaghag. Actually, compost na yan eh. Yung brown na yan. Makapal yan eh, makapal. Malalim yan dati. Dinalagyan namin ng mga compost na naglalagay ako nahin ngayon. Mula dito, yung lugar naman nila, mula dito, madamo naman. So, dyan sila, yan yung pinaka bahay nila. Dyan sila halos nag-i-stay dahil nakapag-gabi na. Nandiyan na sila para safe kasi pag nandiyan sila mababa siya kahit mahangin, hindi sila ganong naapektuhan. So, kukunin ko lang si Lady B. Kasi lalagay ko ngayon doon. Actually, ngayon pa lang ako maglalagay ulit dahil sa nga tuloy-tuloy ang ulan. Ngayon, araw, makulimlim. Makulimlim pero hindi umuulan. So pagkakataon na para baga makapunta man lang sila sa ibang lalagyanan other than nandito sila sa pinaka main nila na bahay. Kasi syempre nakaka-bore, di ba? Kailangan umiikot dyan sila. Ito yung aming Lady Blue. Ayan, Parawakan Game Farm. Ay, number to. Sa kabila. Ito. Mababasa ba dyan? Mitra. Kasalukuyan siya naglulugo na yun. Ito, bago itong dalawang balahibo. Ito, luma. Pero hindi total lugo na. Yung ano lang, papalit-palit lang siya ng mga necessary palitan. Kasi, hindi pa naman siya hen eh. Galing pa lang siya sa pagiging pulat. Pero nakapagpabisa na to. Actually, hen na pala. Nakaisa na siya pero hindi, hinardening lang namin si Crocodile noon. Siya yung ginamit ko. Ganda na katawan. Ganda. Bibilugin. Ganda. Ito, pagkatapos ng mag-molt nito,
i-breeding na rin namin. Pero wala pa akong broodcock para sa kanya. Patingin ako. Kasi nga, dahil si crocodile na dedo, no? Nandito na tayo sa lalagyanan kung saan yung maraming mga shells. Para nagkakaroon sila ng mga grit sa katawan. Tsaka calcium supply na rin. Maganda daw yan eh. Sabi sa amin, kami ng mga tsuhin, maganda yan. Pagpatuloy pagpatuloy mo yan. Hindi na namin tinatakpan to kasi maganda naman yung panahon. Walang araw, wala rin ulan. So pero pag maaraw, syempre kailangan takpan kasi baka, you know, ma-heat stroke ang ating alaga. So yan, nilalagyan siya na dyan. Yung mga kamote, tinanim ko, ayun, nakuhang tumubo dahil nga sa matagal na walang nailalagay dito na inahin. Sapagkat, maulan. Ayan ang aming si Lady Blue. Ayan, magtututuka-tuka na yan. Curious yan eh, curious. So hindi siya maiinip dyan, no? Dahil sa marami siyang pwedeng tukain. Kapag tuyo yung lupa dyan, nagda-dustbath yung mga inahin dyan. So ang kulay niya, ano, abuhin. Ang project ko dyan, dapat, ano, Capistrano Balls Cross ng Mitra Blue. Pero, nadedo yung crocodile ko, natuka ng ahas. Ewan ko ba bakit ganun? Yung mga manok dito, kapag nakakita ng ahas, yung mga maliliit lang, maraming dito maliliit na ahas. Tapos pag may nakakakita ng ahas na mga manok, nagsisipulasan yung mga manok, naglumilipad, humahapon, nag-iingay. Pero yung particular na manok na yon, pati yung isang asil din, Capistrano Balls, parang curious sila sa mga butiki, bulate, ahas. Tinutuka nila, siguro cobra yung natuka niya, nagtuka back, no? Yun, nadedo. Marami kasi ditong ahas dito sa amin. As in. Pero matapang nga lang. Ah, biglang nagtikas ah. Bibinuno. Sabi ko, hindi matikas. Ngayon, nagtikas. Ah, nagbabalat kayo ka ah. Pero talaga ah. Pinapahanga mo ko ah. Mabait to, mabait. Pinapahanga mo ko ah. Patingin. Sabi kong hindi matikas, bigla siyang tumikas. Napahanga mo ko. Pangit yung mga balahibo nila dahil walang tigil sa ulan eh. Ano po mga kaibigan, ngayon lang na hindi umulan, kahapon umulan, ngayon buong araw mula pag gising namin, kanina mga maaga kaming gumising, yung mga mag-alas 6, mga 5:30 kaming gumising kasi nga dahil masarap ang tulog eh, malamig. Pero usually mga 5 o'clock gising namin. Tapos, ngayon, ayan ang mga buntot. Ang papangit. Dahil sa walang tigil na ulan, nalalagyan ng putik, natatalsikan. Kasi dito, problema ko yung damo. Doon lang nagkakadamo. Dito, nagkakadamo dito kapag summer, ganyan. Kasi, nasasaturate ng tubig masyado. Well, dyan ka muna sa talian. It's been 2 hours, no? Since nilagay na namin si Blue doon. Ayun, no? No. Dahil usually, nilalagay namin dyan. Halos maghapon, eh. Pag umaga, pagkatapos kumain, lalagay ko na. Pero since pagkakataon lang ngayon, na dito hindi umuulan, para baka bukas umulan, at least yung isang inahin, mailagay ko man lang dyan. Dati, salitan sila dyan, eh. Salit-salitan sila lahat, eh. Dahil walang ulan. Ngayon umulan, pagkakataon lang na kunin ko na siya. Mailagay man lang yung isa dito, makatikim siya ng mga grits. Babalik mo na? Yes. It's been 2 oras. Baka umulan eh. Para at least man lang makatikim si Malagandang ng grits. Grits doon. Ano na yung ulan? Mahigit 1 linggo na. Everyday. Hindi ko alam kung ulan din mamaya. Pero sa ngayon, halos hindi pa umulan. Your turn. Yeah. Your turn. Yan. Na-miss nyo lang yung lugar na to.
Ay, kumain ka na ba? Ikaw nang magpagandang babae. Congresswoman. Huwag ka na magpagandang lalaki, magpagandang babae, congresswoman. Isang tuka ka lang. Well, yan po ang aming oyster and eggshell station para sa mga inahin namin. Gumawa kami niyan, no, para maiba naman sa puro damo. Minsan nilalagay namin sa buhangin, fly pens, yan. Well, mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa amin. Hanggang sa susunod na episode. Paalam!